Wala. Ang pangit po talaga pag walang filter. So, hintay lamang tayo ng views. Pag meron na, yan. Meron ng 7. Ay, mga ka-good vibes. Yan ho ang Mr. Good Vibes nyo pag walang filter. Ang daming acne, di ba? Ang daming... Yan. Kaya ayaw na ayaw kong gumamit ng live eh. Kasi... Nakikita yung mga paghihirap sa mukha natin. Hello, magandang gabi. Oh, Mr. Good Vibes nyo. Purong-puro, wala pong filter. Naiya tuloy ako. Hello. Hello kay Ludi. Yan. From Zamboanga. Hinahanap ko yung filter na pampapugi. Hindi ko mahanap. Nabura ko yata. Kasi minsan pagka ang camera mo, pag ang camera ang gamit natin is nakaka-enhance ng itsura. Diba, nai-enhance din yung confidence mo. Hindi ka nahihiyang magsalita. Pero pagka wala kang filter, parang ngayon, hindi ako gumamit ng filter ngayon. Parang nakakapanibago. Kita kasi yung mga kwan eh. Kita yung mga paghihirap natin. Kita yung mga pimples. Pero hindi yun mahalaga, di ba? Ang mahalaga yung mga good vibes natin. So, nagtanong ako kanina kung ano yung topic natin pwedeng maging topic natin, di ba? Pwede natin pag-usapan. Yan, sabi, kahit di ka naka-filter, sir, gwapo pa din. Ayos ah. Pero iba pa rin yung naka-filter, di ba? Kasi pag naka-filter yung parang sa TikToks, di ba? Pag naka-filter ka, babata ka ng 10 taon. Di ba? Dito, para kung paan? Para akong tumanda ng 5 taon. Sir, natural lang yan. Pareho tayong guwapo, sabi ni Abriol Lindro. Ayos lang. Tama nga naman, di ba? Topic, paano ba magmahal nang hindi nasasaktan? Ayos ah. Di ba? Ano bang pwede natin gawing topic ngayon? Yan, kay Maria Bukad. Yan. Ay, yung mga mag-birthday pala, no? Yan, greetings sa mga Bukad family. Bukas, maraming mag-birthday sa kanila eh. Dami kong ano? Dami kong ay
Yan. Meron akong kwan. Ibabahagi sa inyo mga ka-good vibes. Wala kasing nag-suggest kanina eh, doon sa comment ko. Nag-ask ako kung anong pwedeng topic natin. Meron doon interesting yung sinabi na bakit daw may mga babae na pumapayag magpagrelasyon ng walang level ba? Nagits ko yung ibig niya sabihin. Bakit may mga babaeng pumapatol sa maling relasyon kahit na alam nilang mali, di ba? Tapos topic din natin yung about sa mga wives. Bakit siyempre natural lang yan na magalit sila, di ba? Magalit sila sa mga kirita. Sino yung mga kirita dito? Shout out nga. Ito maganda yung topic natin ngayon. Hindi ito kwa na iwasan natin ang makapangbully, makapanghusga. Kwan lang tayo. Gawin lang nating pag-usapan lang natin para baka sakaling merong ang tawag ba dito, mabuksan ng isipan, di ba? May mga baka may mga naghihintay na lang ng mga salitang ito para malinawan ng isip, di ba? Baka may mga bilanggo ng pag-ibig diyan, di ba? Na hindi maka alis-alis, di ba? May dalawang kasing klase ng pag-ibig para sa akin ha. Ako subok ko na to eh. Galing na tayo diyan, di ba? Halos lahat ng klase ng relasyon na subok na natin. Hindi naman ako makapagtuturo, makapagbibigay advice kung hindi natin nasubukan 'yan eh. So, meron tayong kanya-kanyang experiences and pananaw, opinions. Yung sa akin, si-share ko lang din, no? Kasi nga, dito tayo sa bahay ko. So, ako yung mag-share, di ba? Gawa rin kayo ng page nyo, tapos invite nyo ako. Makikinig din ako. May dalawang klase ng kwan, relasyon o pag-ibig. Siyempre, pag-ibig mula sa tao at pag-ibig mula sa Diyos, di ba? Hindi, huwag nating ihiwalay ang buhay natin sa Biblia. Huwag nating ihiwalay ang sarili natin sa Diyos, di ba? So, laging konektado yan. So, yung dalawang klase ng pag-ibig, yung pag-ibig na niloob ng Diyos at pag-ibig na niloob lang ng tao. So, ano yung pag-ibig na niloob lang natin, di ba? Yun yung nagmumula sa will natin. Kasi nga, itong si God, napakabait. Napakabait na Diyos, di ba? Kahit na kaya niya tayong kontrolin, kasi nga, Diyos siya, di ba? Kaya naman niyang kontrolin na lang ang tao, ang feelings ng tao. Sabihin lang ni Lord na, oh yan, bawal yan. Kukontrolin na kita. Hindi mo na siya magugustuhan. O di yung tao, automatic, susunod na yan, di ba? Pero, dahil nga sa kabutihan at kabaitan ng Diyos, hindi niya yung ginawa. Ang binigay niya sa tao ay yung free will. So, meron tayong free will. Meron tayong kalayaang pumili ng mamahalin natin. May kalayaan tayong magmahal. May kalayaan tayong sumunod sa tama. At malaya din tayong makagawa ng masama, di ba? At hinayaan yun ng Panginoon, di ba? Binigyan niya yung free will sa atin ng buong buo. And in return sana, in-expect niya sana na ibabalik natin yun ng buong pusong pasasalamat sa kanya, di ba? Pero hindi nangyari yun. Kasi
ang tao, sinunod yung sarili niyang kalayawan, di ba? Sinunod yung sarili niyang nararamdaman. And ang nangyayari ngayon, sineset aside natin yung mga salita ng Diyos, di ba? Kaya nga pagka nagpo-post ako ng tungkol about kay Lord, tungkol sa mga salita niya, sa mga Bible verses, di ba, kukunti yung nagre-react. Kasi masakit, di ba? Masakit yung mga salita niya. So para hindi natin mapansin, makaiwas tayo, makailag tayo, di huwag natin basahin. Di ba? Huwag tayong magbasa ng Bible kasi masakit eh, di ba? Pero, gaya nga ng sinabi ko, hindi tayo talaga pinabayaan ng Lord, ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nung binigay niya yung free will sa atin, binigyan niya rin yung kanyang salita. Binigyan niya rin tayo ng Bible. Para bang ang halimbawa nito is para kang nag-utos ng tauhan mo na maglakbay, pero hindi sila mawawala kasi binigyan mo sila ng mapa, di ba? Ganun ang ating Panginoon, di ba? Ganun si Lord. Hinayaan niya tayong mamuhay dito sa lupa. Binigyan niya tayo ng free will. Pero sabi niya, teka lang, ito ang Biblia para hindi kayo mawala, di ba? So, meron tayong Biblia. Pero ang ginawa natin, ini-display lang natin yung Biblia, di ba? Hindi natin binabasa. Pero nandun mismo, sa kanyang salita, sabi dun, basahin mo. Araw-gabi, di ba? Pagbulay-bulayan nyo. Ganun, ang daming utos doon na galing mismo sa Diyos na kailangan nagbabasa tayo. Hindi naman rason talaga yung busy ka sa trabaho. Parang ako, hindi rason na pulis ako, hindi, wala na akong time dyan. Hindi po yun rason. Kahit sino sa atin, hindi pwedeng magrason. Kasi ang dahilan nga kaya tayo nabubuhay dito ay para ihanda ang ating sarili para sa tunay na buhay. Di ba? Yun sa langit, hindi dito, sa lupa. Temporary lang ang buhay ho natin dito. So yun. Dahil sa pagmamahal ni Lord sa atin, binigyan niya yung free will sa atin, no? At dahil ayaw niya tayong mapahamak, binigyan niya rin tayo ng Bible. So, para niya tayong inutusang maglakbay, pero hindi tayo mawawala kailanman kasi meron tayong hawak na mapa. Di ba? Nuggets nyo? Ngayon, tungkol naman sa pag-ibig, mababasa naman natin ang kaulugan ng pag-ibig sa Biblia. Maraming verses dyan patungkol sa pag-ibig. Love is patience, di ba? Marami dun eh. Sobrang dami, hindi ko maalala yung iba. Si Lord, ang Diyos ay pag-ibig, di ba? So kung ano si Lord, dapat maging katulad din natin siya, di ba? Love your enemy, di ba? Huwag mang bully, huwag mang api, huwag mang husga. Pagmamahal 'yon, di ba? At patungkol naman sa pakikipagrelasyon, kailangan naayon palagi sa kalooban ng Diyos. Pero, yun nga, sinusunod natin yung sarili nating kalooban, kaya maraming nabibigo sa atin. Di ba? Marami akong kaibigan na niloko na ng unang boyfriend, niloko rin ng pangalawa, niloko rin ng pangatlo. Ang sakit, no? Kasi inuuna nila yung sarili nilang kalooban, di ba? Hindi ka magiging masaya kung makikipag-boyfriend ka sa may asawa, di ba? Yung kaibigan kong nakipag-boyfriend sa may asawa, naghiwalay sila, nakipag-boyfriend ulit sa may asawa. So kung patuloy ka lang na ang susundin mo yung sarili mong kalooban, mabibigo ka lang, di ba? Kasi ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig, lagi kang ilalagay dyan, ilalagay sa posisyong
masaya ka, hindi ka nagtatago, hindi ka na-stress, di ba? Ang sarap kasing kuhan, ang sarap kasing magmahal, di ba? Yeah, aminin natin, ang sarap lalo pag paiba-iba. Pero yun yung sariling kalooban natin, di ba? Kalooban lang ng tao yun, hindi yun kalooban ng Diyos. At kapag natutukso ka na, biglang dumadali yung pagkakataon, no? Parang napakadaling gawin yung mali. Parang nafo-fall siya sa mga lugar na madali mo na lang siyang gawin, di ba? Hanggang sa magigising ka na lang na nagkasala ka na, di ba? Kasi nga pagka may intent tayong gumawa ng mali, nandiyan sa puso natin yung motibo. Nandiyan naman kasi lagi si Satanas sa paligid natin, di ba? Pagka narinig niya yung puso mo na mukhang parang may something, di ba? Papasukin niya yan. Tapos pag may nakita siyang pagkakataon na para matukso ka, siyempre gagawin niya. Yun yung trabaho ni Satanas eh. Tutuksuin ka niya at gagawin niyang madali ang mga bagay para sa'yo. Para mas madali kang makagawa ng masama, di ba? Babag-apan ka niya. Diba? Si Satanas ang gagawin niya, tutulungan ka niyang magkasala. Di ba? Bubulungan ka niya. Sasabihin niya, napaka-sexy no, no? Napaka-kissing no, no? Diba? Akitin mo. Subukan mo. Di ba? Mga ganyan yung mga para ni Satanas para masilo niya tayo, di ba? Break time muna, mag-shout out muna tayo. Kay Constantino Evaristo, yan. Kay Samantha Alexia from Ormoc City, yan. Kay Jenny Grace Pascual, shout out sa'yo Jenny. Kay Loretta Manlangit Bayod, yeah, God is good. Kay Marites Gupit Rinante Larota, yan. Kay Susan Myla Flor Heredero, yan. Myla Flor Heredero. Tapos kay Analiza De La Cruz Marites Tamunan. Lagi natin, no? Patong natin dito. Kanina ko pa inahawakan eh. So, yan. Wala, hindi natin ma-shout out lahat tong dami. Yan. So, may pag-asa pa ba mawala ang pandemic sa bansa natin? Sa tingin ko, hindi na mawawala ito eh.
tayo na yung mawawala. So, nahulog na. So, sana, ano na yung topic natin dito? Kamusta, Ma'am Edna Viray, Luella Musni, ang pandemya dyan, dyan na yan. Kay Jean Dulay, hello. Kay Bae, Pagalamatan, good evening, Michael Chief Mike. Hindi na mawawalang pandemic. Pero wala nang tatalunin yung pandemic sa atin. Di ba? Ay Marie, Mariel, Angelis Toro, kay Dan Zurbito, yan, kay Beverly. Sumunod kasi sa protocol. Yeah. Kasi ang pandemic, malay nyo, matagal nang wala, di ba? Pero yung protocol nandyan pa rin. Kaya sumunod lang. Huwag nang kumontra sa mga protocols na yan kasi
Nag-iisip tayo ng magandang topic eh. Ako yung magandang topic. Nakakasawa palagi yung topic yung sa kabit. Diba? Paulit-ulit na lang yung mga tanong sa atin. Ang dami kasing nagtatanong sa atin po. Wala bang bago? Ito yung binubuksan ko tong ito. Itong messenger ko. Kasi sa messenger, meron pang dalawang inbox dyan eh. Punta ka sa message request, may dalawa pa dun eh. Yung isa, basta may dalawa dun, yung isa spam, nasa spam, yung isa nasa, parang nasa notification lang eh. Pag binubuksan ko yun, ang daming tanong. Tapos ang tanong puro usaping pag-ibig naman. Niloko ng asawa, pinagpalit ng asawa, ginagdagan ng asawa, hindi nagsusuporta. Mga kaso ba ng 926 to? Meron din yung sinasaktan, binubugbog ng asawa. Diba? Pagka tinatamad tayong mag-reply sa kanila, ang sinasabi ko na lang, kina-copy-paste ko na lang eh. I-search nyo yung 9262. Andun lahat yung karapatan nyo. Republic Act 9262. Diba? Para mas madali yung pagbibigay natin ng advice. Diba? Tapos pagka madami pang katanungan, na-advise ko na lang na punta na lang sila sa law office. Diba? Sa opisina ng abogado. Para direkta to the point. Diba? Sasabihin pa kung ano yung mga na-violate, di ba? Sabi ni Jelly Storo, marami kasi kabit sir, kaya maraming magtatanong. Ng kabit sir, wala naman. Marami kasi kabit, sir. Kaya maraming magtatanong pag wala ng kabit, sir. Wala nang magtatanong. Ganun ba yun? Kadalasan kasi, yung mga... Ito ha, medyo prank lang tayo ha. Yung mga babaeng... Gigil na gigil sa mga kabit. Galit na galit sa mga kabit. Which is normal. Alangan naman na matuwa ka sa kabit, di ba? Dapat magalit din sila sa asawa nila. Di ba? Huwag lang doon sa babae. Huwag lang doon sa kerida. Bakit? Malay natin, yung kerida ay biktima lang pala ng asawa nyo. Di ba? Galit na galit ka doon sa kabit mo. Ay, kabit ng asawa mo. Hindi mo alam, yung asawa mo, niloko lang pala niya yung babae, di ba? Pinaniwala, pinaasa. Di ba? Biktimal lang din sila, di ba? Marami kayang ganun. Tapos reresbakan pa ng mga legal na asawa. Dubling pa sa akit naman yun. Parang dubli-dubling kamalasan ng babae, no? Nauto na nga ng manyakis ninyong asawa. Tapos re-resbaka nyo pa. Parang double kill yan ah. Advice ko lang, pag ang isang kerida o kabit na booking and then humingi ng tawad sa inyo, nakipag-usap sa inyo, tapos nangako na lalayo na, patawarin nyo. Bigyan nyo ng chance. Diba? Magpatawad tayo. Pero kung ang kerida ay abusado, ayaw bumitaw, ay kaso nyo, di ba? Kasuhan nyo.
para magtanda. Di ba? Pero kung siya ay nakiusap dahil siya ay naloko lang din ng asawa ninyo, di ba? Na biktima, na paniwala. Patawarin nyo. Di ba? Ang daming babae ngayon ang hindi naman talaga nila ginusto maging ganun. Pero huli na eh. Kaya kumakapit na lang, di ba? Huli na nung kanilang nalaman na yung asawa mo pala ay may asawa na. Asawa ka niya, di ba? Ang akala nila, binata. Hindi ko alam ba't kaya dumami o ang dami-dami kong kaibigan na single mo. Ang dami kong kaibigan na babae. At bakit kaya parang tuwang-tuwa din ako pag nabibigyan ko sila ng advice, payo. Parang gumagaan din yung loob ko, di ba? Pagka ganito yan eh, may sasabihin pala ako. Pagka problema mo yung asawa mo dahil sa pambababae niya. Kasi ito, madalas din sinasabi to sa akin. Yung asawa ko ganito, napakababayero. Kahit anong gawin ko, ayaw tumigil. I-give up nyo na yung mga ginagawa nyong dati. Gaya ng pagmamanman, pag-check ng cellphone niya, pagsunod sa kanya, pang-aaway sa mga babaeng lumalapit sa kanya o nadidikit sa kanya. Itigil niyo na yung mga discarding ganyan. Subukan niyo naman yung discarding kuan. Yung bang magiging madasalin ka lang. Yung magiging kalmado ka lang, pabayaan mo lang siya. Total, ginawa mo naman na yung way mo pero hindi mo siya mabago. Kasi nga, walang sino man sa atin ang makapagbabago ng kapwa natin, maski ng sarili natin, hindi natin kayang baguhin. Pero, kapag mayroong gabay o may suporta ng Diyos, yung nais mong mangyayari, diba? Diba nasa Bible din yung with man, it's impossible. But with God, there is always possible, diba? Nothing is impossible with God. Ika nga, diba? So, huwag tayong magsawa dun sa salitang pagpapa sa Diyos, diba? Huwag tayong magsawa dun sa salitang pagpapa sa Diyos. Kasi parang lutong-luto na sunog na sunog na yung salitang yun eh, di ba? Kaya yung iba ini-ignore na lang yun, hindi na nila pinapansin yung salitang yun. Pero hindi natin alam, yun pala yung isa na pinakabuhay na salita. Pagka may mga problema kayo na hindi nyo masolusyonan ng sarili ninyong mga kamay, bigay natin kay Lord yun, di ba? Pag-pray natin. Diba? Walang imposible pagka ang isang bagay ay nilapit na natin sa Diyos. Maniwala kayo. Maski ang isang tao, hindi niya kayang baguhin ang sarili niya kung hindi siya lalapit sa Diyos, di ba? Hindi ako naniniwala doon sa mga taong nagbago na ako, sasabihin nila. Binago ko na yung sarili ko, itinigil ko na ito. Hindi ako paniwala doon. Meron pa rin akong doubt sa mga ganun. Pero mas naniniwala talaga ako sa pagbabago ng tao kung makikita mo sa gawa. And then, makikita mo na meron na siyang relasyon sa Diyos. Yun, posible yun.
Pero yung taong sasabihin niya lang na nagbago siya, pero wala siyang relasyon sa Diyos, imposible yun. Kasi ang Diyos lang talaga makapagbabago sa tao. Diba? Sabi ni Ma'am Rosa, sabi sa Kawikaan, chapter 9, verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, at ang pagkaalam sa banal ay kaunawaan. Yun eh. Tama. Nasa Kawikaan nga yan, di ba? Pag-pray nyo ang asawa ninyo, kung siya ay may bisyo, pag-pray nyo siya. Pag-pray nyo na makilala niya rin ang Panginoon, di ba? Upang sa ganon, pagka nagkaroon rin siya ng pangunawa, syempre, pag naunawaan niya, magkakaroon na siya ng pakiramdam. Magkakaroon na rin siya ng pagkatakot sa Diyos, di ba? Kasi naunawaan niya ng Diyos eh. Nakilala niya na eh, di ba? So, yun, paano ba natin maipapakilala ang salita ng Diyos sa isang tao? Syempre, bukod sa pagdarasal natin sa kanila, basa-basahan din natin sila ng Biblia, di ba? Kaya nyo ba yun, mga misis? Mga nanay? Na, halimbawa, si tatay, si mister ninyo, bago magtrabaho, magkakapi muna, di ba? Tapos, basahan nyo ng isang linya lang, di ba? Gawin nyo yun araw-araw, di ba? O bago matulog, basahan nyo siya ng isang linya na galing sa Biblia, di ba? At least, nag-e-effort kayo, di ba? At lahat ng effort natin, hindi yan nasasayang sa mata ng Diyos, di ba? Pag nakita ni Lord na nag-e-effort ka, tutulungan ka niya. Pero pag nakita ka niyang nagpapabaya ka lang, hayaan ka niya, di ba? Sabi ni Ma'am Edna, Sir, ask ko lang po if sino liable if may kabit yung isang lalaki. Liable, eh, silang dalawa. Yung lalaking may kabit at yung kabit, syempre silang dalawang may ang liable diyan, di ba? Kagustuhan nila pareho eh, di ba? Pero yan, mayroon kasing depending sitwasyon diyan eh, di ba? Case to case basis din yan eh. May mga pagkakataon kasing etong si lalaki nagpanggap na binata, naniwala si babae, so nabiktima lang din si babae, di ba? Meron din naman na itong si babae, kahit alam niya nang may asawa si lalaki, eh korsonada niya, mukhang masarap. Joke lang ha. May mga ganun talagang babae, hindi talaga nagpipigil ng sarili. So gumawa ng move. Itong si lalaki, syempre, yung maka-Diyos ngang lalaki, natutukso pa rin, di ba? What more yung mga wala pang relasyon sa Diyos, di ba? Eh di madaling tuksuhin yung mga yun, di ba? Ito, sinasabi ko to, totoo to. Kasi, ito, nasubukan ko to eh, di ba? Ako since ano pa, meron na akong pagkatakot sa Diyos, di ba? Pero madalas pa rin akong natutukso, di ba? Sabi ko nga, ano pa kaya yung mga lalaking wala talagang pagkatakot sa Diyos, di ba? So, yun. Kung ang tanong mo ay kung sino ang liable, liable silang dalawa. Kasi ginusto nila yun eh. Alam nilang mali, ginusto nila, di ba? And depende na rin nga sa sitwasyon. Kasi maski si Kabit, pwede siyang magdemanda kay lalaki kung siya ay niloko. Pinaniwala, yun pala hindi na binata, may asawa na. Pwede niyang idemanda itong si lalaki. Hindi lang si legal wife ang may karapatang magdemanda. Di ba?
maging si Kabet, pero ang pwede niyang i-demanda yung lalaki na nanloko sa kanya, di ba? May kasabihan nga po tayo, sabi ni Merlin Poblete. Kumilos ka, tao, at tutulungan kita. Yan. Mga, yung kasabihan na yan, nasa Biblia din yan eh. Nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa, di ba? Kahit sa mga kabit, akala nila, di nila kaya bumitaw kasi doon sila masaya sa relasyon na bawal. Pero kung ilalapin nila sa Diyos, oh. Yeah, oo, gets ko yan. Mahirap talagang bumitaw sa isang relasyon na minamahal mo, di ba? May pakiramdam naman tayo. Kahit na alam nating mali, kung minamahal natin, hindi natin mabitaw-bitawan yan. Pero kung i-give up natin yung sarili nating feelings, alang-alang sa salita ng Diyos, magagawa natin. Diba? Huwag nating ibilanggo yung sarili natin sa maling relasyon. Diba? Hi Muhammad Ali, watching from the Polog. Yeah. Sabi ni Nina Navarro, malaking sin po yun. Actually, parang wala namang malit o malaking sin eh. Kasalanan, kasalanan pa rin yan. Malit man o malaki, di ba? Pareho pa rin na malit. So, pwede natin pag-usapan habang hindi pa tayo inaantok. Yan. Masarap daw kasi yung patago, pero ang sabi ni Lord, huwag mong angkinin ang hindi sa'yo. Di po ba, sir? Oo. Lahat naman ng sinasabi ni Lord is good, di ba? Pagka hindi tama, tigil mo. Hindi naman nagkulang ang Diyos sa pag-aaruga sa atin eh. Di ba? Sa sobrang dami ng tao sa mundo, di ba? Ba't dun ka pa sa may nagmamay-ari na, di ba? Hi Rolf, good PM. Carol Kasaljay. Yung mga kabit, sir, walang takot sa Diyos. Yeah. Pwede yung sinabi mo. Kasi kung may takot ka sa Diyos, bibitaw ka sa maling relasyon eh, di ba? Simpleng logic, di ba? Kung takot ka sa Diyos, di takot ka rin sana gumawa ng kasalanan, di ba? Kaya yung mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen, masabi kong hindi sila natatakot sa Diyos eh, di ba? O pwede rin hindi nila nakikilala ang Diyos, di ba? Maraming factor eh. Ikaw po ba, sir, natukso ka na po ba minsan? Ba't napunta sa akin yung tanong? Hello, crush. Sabi. Nice, ah. Hello, sir. Good evening. Good evening, Ma'am Veronica Espino. Yan. Kay Ariel Cari Castillo. Watching from, ano yan, Ilio. Ano yung Ilio dito? Oh, kadalasan pa sa kabit matatapang, sir, di ba? Yan.
Kasuhan nyo pag matapang. Diba? Wala pong magiging kapit kapag walang watching from Kuwait, si Mang Poblete. Hindi tayo matapos-tapos sa kwan ang topic nating kabit. Diba? Iba naman. Iba naman po. Watching your TikTok every day, sir. A shout out, sabi ni Mariel. Niluloko ako ni Mariel eh. Shout out kay Kaniyuya. O ba yung pangalan mo, mami? Kay Gwen Quiñones, yan. Mga kaibigan nating loyal. Na kahit na ano, sinishare na lang. Ay. Kamusta? Shout out, Dumpay. Ang daming nanonood ng TikTok ko dito. Galit na galit si Kwan dun eh, sa mga TikToks ko. Mr. Good Vibes, pwede po ba pakigarit po sister ko nasa Canada? Yan, si Emily Mateo Nicolas. Yan, hi kay Ma'am Emily. Mula sa Canada. Yan. God bless po, Ma'am. Pinapabati ka ng kapatid mo, si Ma'am Rosa. Yes, sir. TikTok, nakakawala ng pagod. Oo. Basta, mga moderate TikTok lang, di ba? Sabi nga, mas maganda yung nakaka-good vibes kaysa nakaka-stress. Basta iba yung TikTok sa realidad, ha? Ang ganda kasi mag-TikTok kasi nakaka-pugi. Diba? Pagka gumamit ako ng application ng TikTok, ang kinis-kinis ng mukha ko dun. Nakakainis pagka nag-live ka na. Wala na. Hello sir, tapos ka na mag-dinner. Hi, good PM, Renren. From Fairview, QC. Thank you sa mga sharers. Sharers ba yung tawag doon? Shares? Pero may mga kwan doon sa TikTok, may mga hindi pwede sa bata.
sino? Bye, mommy. Hello, sir. Good evening. Watching from Cebu. Si Jean. Jean Oshos? Oh. Watch kayo nung TikTok ko. And then yung mga kaibigan natin, baka gusto nyo mag-subscribe sa YT natin. Diba? Ilalagay natin tong live natin doon sa channel natin mamaya. So, paalam muna ako kasi gagawa tayo ng video mamaya na ipupuso natin sa YouTube channel ho natin. Yung medyo proper. Ito, kwan lang ito, kwentuhan lang to. Hindi pa ito yung proper na pagdi-discuss ho natin. Diba? Kasi pagka proper yan, kailangan nagpipray tayo. Nag-ask tayo ng talino, ng Holy Spirit para maibigay talaga natin yung mga tamang payo talaga, di ba? Ito, nag-live lang ako para at least makita nyo kung gaano ako kapangit. Para makita nyo, walang filter, walang halong filter yan. Kwentuhan lang, di ba? Usap-usap lang. Then panoorin nyo ah, mamaya. So, yan, papalam na muna ako dyan sa 29,000 na nanonood. Naway lahat kayo pagpalain ni Lord, di ba? God bless po. Sana yung 28,000 na yan eh, mag-subscribe sa YT channel ko natin. So, papalam na ako. Di ba? Ingat sa mga binibitawan na salita sa YouTube para walang thumbs down. Okay, mami. Walang problema dun. Puging-puging ako pag may filter eh. Sige, bye.